Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa bilin. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin. Siya ang Panginoon. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, nang pumila si Jesus Nazareno para magpabinyag kay Juan Bautista sa Ilog Jordan, hudyat iyon nang simula ng gawain ni Jesus para sa sanlibutan, inilalarawan din dito ang pakikisangkot ni Jesus sa buhay ng tao. Bagamat wala siyang kasalanan, pinili niyang humanay sa mga tao para ibigay sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Inilalarawan din sa pagbibinyag kay Jesus ang kaniyang pagtalima sa kalooban ng Ama. Sa pagdiriwang natin sa kapistahang ito, magbalik tanaw tayo sa tinanggap nating binyag at tandaan ang karangalan natin bilang mga anak ng Diyos na patuloy na tinatawag na tumalikod sa kasalanan at mabuhay ayon sa turo ni Jesus. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapu, Rihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang Makapang.
buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ang Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na andap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal.
May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Purihin ang Panginoon niyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito naliligid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak. Panginoo'y papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang haring walang hanggan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ito ang kordero ng Diyos, ang sala ng sansinukong, pinapawi niyang lubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Wala. Yan, nawala yung ano. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kaniyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga tagasubaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana
ni Jesus Nazareno. Tunay ngang damang-dama na natin ang dakilang kapistahan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Simula po noong unang Biyernes ng taon 2024, napakadami ng tao ang nagsisimba, ang nagdarasal at nagbibigay pugay sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Unti-unting bumabalik na tayo sa ating nakagisnang gawain, sa ating orihinal na tradisyon at debosyon. Kaya nga masasabi nating tuloy na tuloy ang ating debosyon, tuloy na tuloy ang ating traslasyon, at tuloy na tuloy ang ating misyon. Kaya ibalik natin ang papurit pasasalamat sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. At tunay ngang masasabi natin na napakaganda ng tema natin para sa taong ito. Ibig po naming makita si Jesus. Kung babalikan po natin ang konteksto ng temang ito, ang mga nagsabi ng salitang ito ay mga Griyego. At bakit nila ito nasabi? Kung babalikan po natin ang mabuting balita ni San Juan, pinagaling muna at binuhay ni Jesus Nazareno ang kanyang kaibigan na si Lazaro. Kaya umugong ang balibalita tungkol sa kadakilaan at kapangyarihang taglay ni Jesus Nazareno. Kaya ang mga tao, hinahanap siya. Ang mga tao, nais siyang makita. Kagaya nating lahat na naririto sa mga sandaling ito, di ba't nais din nating makita si Jesus Nazareno? Kung nais ninyong makita, maaari bang itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas? Opo, nais nating makita si Jesus. Nais nating makita si Jesus sa napakaraming kadahilanan. Bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Ang unang pangkat na nais makita si Jesus, gustong magmarites. Gustong maki-chismis. Gustong maki-usiyoso. Gustong makita ng kanilang mga mata. Totoo nga bang ginawa ito ni Jesus Nazareno? Magagawa man talaga niya itong tunay? May kapangyarihan nga ba talaga siya? Yung iba, hindi naman buo ang pananampalataya. Hindi naman buo ang pananalig. Gusto lang nilang patunayan sa kanilang mga mata kung totoo nga ba ang kababalaghan at himalang kayang gawin ni Jesus Nazareno. Yung ibang tao, nais makita si Jesus Nazareno dahil may hinihiling, dahil may hinihingi. Gusto rin nila kung anong ginawa ni Jesus Nazareno, maramdaman din nila. Gusto nila magkaroon ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Gusto nila sagutin sila sa kanilang panalangin at kahilingan. Yung iba, gusto nila maramdaman ang presensya ng Diyos. Gusto nung iba, tumanggap ng mga himala at kababalaghan sa kanilang buhay. At may ikatlong pangkat, nais nilang makita si Jesus dahil nais nilang magpuri at magpasalamat. Sapagkat nakita na nila si Jesus, muli nilang nais makita si Jesus dahil sinagot na ang kanilang mga panalangin, kaya't naririto sila, nais nilang makita muling si Jesus upang magbigay ng papuri at pasasalamat. At yung iba, nais makita si Jesus upang humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, upang humingi
ng tsansa sa Panginoon dahil nais nilang magbalik loob. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, iba-iba po ang rason kung bakit nais nating makita si Jesus. Pero isa ang tunay na katotohanang nangingibabaw. Bago pa natin ibigin at bago pa natin naisin makita si Jesus, nakita na tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Nakita na ni Jesus at nalaman na niya ang ating mga pinagdadaanan sa buhay. Alam ng Diyos ang bawat kahilingan ng ating puso. Alam ng Diyos ang bawat paghihirap na ating pinagdaraanan sa buhay. Alam ng Diyos ang bawat nating kalagayan. Kaya hindi tayo ang nais lang may ibig na makita si Jesus, kung hindi tayong lahat ibig ding makita ni Jesus sa ating pakikipagtagpo at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa araw-araw, hinahanap tayo ni Jesus Nazareno. Sa araw-araw, kumakatok siya sa pintuan ng ating puso. Dala ang panawagan ng pagbabalik loob, ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at higit sa lahat, ang ating pagkilala sa Diyos bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang ating Panginoon walang ibang nais at ibig kung hindi mapabuti ang bawat isa sa atin. Kaya nga ang ating Diyos Ama hindi natakot maging maliit, hindi natakot suungin ang kalagayan ng mga tao. Ang Diyos hindi natakot na maranasan ang ating abang kalagayan. Si Jesus Nazareno, totoong tao at totoong Diyos. Ibig sabihin, naramdaman niya ang bawat pighati na ating nararamdaman. Naramdaman ni Jesus Nazareno ang bawat hinanakit at puot na daladala ng mga tao sa kanyang pakikipaglakbay sa buhay. Naranasan ni Jesus Nazareno maliban sa kasalanan. Kaya nga masasabi nating totoong totoo na ang Diyos kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Ang Diyos kailanman kakampi natin. Ang Diyos kailanman kasama natin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na pinabayaan tayo ng Diyos, na walang pakailam ang Diyos sa atin. Dahil kung si Jesus Nazareno ibinigay niya sa atin, ano pa ba ang mga bagay na hindi niya pwedeng gawin para sa ating mga tao na kanyang iniibig? Kung ang kanyang bugtong na anak, hindi siya nagdalawang isip na ialay para sa atin, ano pa ba ang mga bagay na maaari nating mahiling na hindi pwedeng ibigay ng Diyos sa atin? Basta tama at mabuti ang ating hinihiling, tiyak yon pakikinggan tayo ng Diyos sa ating mga panalangin at pagsusumamo sa buhay. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa dakilang kapistahan na ating nararanasan ngayong araw sa pagbibinyag ni Jesus Nazareno, at bukas para sa dakilang kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno, ialay natin ng buong buo ang ating sarili para sa Diyos.
Huwag lang nating silipin. Huwag lang nating dungawin si Jesus Nazareno. Kung hindi tularan natin ang kanyang buhay, magliwanag tayo tulad ng liwanag na dulot niya sa atin. Naway pagkatapos nating muling makita si Jesus Nazareno, makita din sa ating mga mukha ang kanyang mukha. Tayong lahat maging kamay at paarin ni Jesus Nazareno para sa ibang tao. Naway tayong lahat din maging inspirasyon at maging liwanag para sa ibang tao. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunan nawa ang mga katungkulan sa lipunan ang mga halimbawa ni Kristo na sumusunod sa kalooban ng Diyos nang may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating yumao ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamamagitan ng aming binyag sa tubig at espiritu. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sasabsaba ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Nagbabantay si San Jose. Sintahin mahalin ang sanggol ni Maria. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kaniyang mahabaging paghuhugas
sa kasalanan namin, sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan dahil sa Espiritong sa kaniya ay lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod. Tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod para ihatkid ang iyong balitang itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, O sana, sa kaitaasan. O sana, O sana, sa kaitaasan. Pinagpalaang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, O sana, sa kaitaasan. O sana, O sana, sa kaitaasan. Lumulan lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya tuwin na. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Anghel aming narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang ibig. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sukdulan ang saya? May balita bang hatid at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule na mga misa
itong araw na ito at araw ng bukas ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang mga Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing isa ng gabi. January 9, 2024, Martes, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi hanggang ikalabing isa ng gabi. Ang Misa Mayor ay sa January 9, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. at 8 to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang paggagawad ng pagbabasbas, patuloy po naming hinihiling sa inyo mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto na isama po ninyo sa inyong mga panalangin na tayo pong lahat ay magkaroon ng isang banal, ligtas at maayos na pagdiriwang ng Nazareno 2024. Ang aming pong malawakang panawagan sa taong ito, tuloy na tuloy ang tradisyon natin ng debosyon, traslasyon at misyon. Subalit sa taong ito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsampa. Kagaya ng aming ipinapaliwanag, kung may mga taong sumasampa, hindi ito ligtas. At ikalawa, hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang ibang tao na makita si Jesus Nazareno. Kung walang mga nakasampa, ibig sabihin, kahit nasa malayo ka, kahit nasa malapit ka, magkakaroon ka ng pagkakataon na makita ang nag-iisa at tunay na hari, ang tunay na bida at ang tunay na dapat namamayagpag. At yan ay walang iba kung hindi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Biba poong Jesus Nazareno! Biba poong Jesus Nazareno! Biba poong Jesus Nazareno! Ibigay po natin ang ating pinakamalakas na palakpak at papuri sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno,
inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.